Oh, good morning, mga kabakbak! So, today's vlog natin is pupunta tayo ng pier, bibili tayo ng boots, and titingin tayo ng jacket kung anong murang riding jacket doon. Kasi lahat ng boots ko tsaka riding jacket ko pinabigay ko nung umalis ako, yun, nung nag-abroad ako, kaya bibili tayo. And then, didiretso tayo sa Santa Ana. Bibili tayo ng extra battery ng SJ6 Legend natin at saka yung universal charger, ay charger para sa battery na yon. So kung bago ka pa lang sa channel na to, ipasok ang intro. Pray mo natin tayo. So yon, what's up mga kabakbak? So pumindot lang tayo sa video, pambili, pambayad natin. So ito yung shop namin, oh. Yan, ayan yung shop namin. Yan, andyan yung shop namin. So ngayon, we're going to Pierre. Bibili tayo kasi di natin afford yung presyuan ng Moto World. Tsaka presyuan ng mga ibang online seller. So hahanap tayo. Pag walang mura doon sa Pierre, no choice. Babagsak tayo sa online seller. So eto. Eh medyo babakpak tayo ng bagya ngayon kasi inahabol natin yung oras. 12:30 na, almost 12:30 na. Babakpak tayo ng bagya. Sorry po mga makakasabay, hindi po kamote. Actually nag-iingat nga po ako kasi hindi pa ako sanay ulit dahil I've been 2 years from abroad. So, medyo kabado tayo ng konti. Shoutout kay Aten Kuya. Yun pala, shoutout ko lang pala muna si Lester. Lester Perez, nagpapashoutout sa akin kagabi sa group chat namin. Sinisilip ko lagi yung box kasi hindi siya box ko eh. Ginamit ko lang siya dun sa box ng Mio na sa katrabaho ko na nagpabili. Kasi wala pa akong box, yun isa din yun, bibili din tayo nun. Bibili din tayo nun ngayon. Sana magkasya yung withdraw ko. Tease muna tayo. Sana hindi siya malaglag. Ayun siya, oh. HNJ siya. So naka-GB tayo kasi na bracket. Kanina nahirapan ako ipasok. Pero nagpasok naman. Maugalang siya ng konti. So guys, kung itatanong nyo po mga kabakbak, eto po ay MRT7. Yan. Ginagawa po dito sa North Caloocan. Hanggang mula Tungko hanggang SM North. So hindi natin, di ko sure ha masyado ha, pero yun ang unang plan. That was yung bago pa ako umalis, ewan ko lang ngayon. So konting tiis lang yung mga commuters, mga kabakbak na commuters natin, nagre-record ba? Sa mga commuters natin dyan. Kasi pag naayos naman to, magandang ginhawa naman din. Aw, lupak! Magandang ginhawa din naman to sa atin, ano? Sorry po, hindi po ako mountain rider ha. Sadyang nagmamadali lang po talaga ako. Sorry po. Konting bakbak muna tayo. Ito yung na-miss ko talaga sa Raider 150. Kahit yung naunang tatlong Raider ko eh. Talagang lahat yun. Naka-stock, modified. Hindi naman. Yung huling Raider ko, si 66 ko yun. Ay! Kansik! Si 66 ko yun, pero binalik ko rin sa stock kasi panay nga long ride ko. So yan, babakpak lang tayo ng konti. Sana hindi mahulog yung ano natin. Yung box natin, ano? Nagbigyan natin to. Kahit nang mamadali tayo, mas maganda yung nagbibigay. Hindi mo, napa-thumbs up siya. Mas maganda yung mga nagbibigay kasi hindi ka magbibigay. Bumabakbak ka, at the same time, nagbibigay ka sa alsada. Yun ang kagandahan doon. Kasi di natin alam, baka mamaya may aksidente pa lang nauuna doon para hindi mo masalo, magbigay ka muna. Just lang. So yun, shoutout kay Kuyang na Raider Reborn. Yan si Kuya.
Babakbak tayo ng konti! Eto na! Actually guys, break-in. Break-in pa tong motor ko sa totoo lang. Tingnan mo yung tinakbo, 157 pa lang. Kasi kinuha ko to, August, nandun pa ako sa abroad. So talagang hindi siya nagagamit ng airpad ko. Kasi may motor din sa airpad. Tsaka walang box kasi to nakaraan. Eh, hindi nyo magamit. Sa airpad kasi daming gamit na bit-bit. Kaya hindi nyo magamit tong motor natin. Ako lang talaga magbe-break-in ito guys. Kaya akit tayo ng charials para malaman din talaga natin kasi. Pero review tayo ano. Bibigyan ko kayo ng review sa mga gustong mag-Raider 150 Fi. So sa Raider 150 Fi, compared ko dun sa carb type, which is konti lang ang naging diferensya ng power ha. Based on my opinion sa ngayon ha. Kasi hindi ko pa siya nalulong ride eh. Hindi ko pa siya nalulong long ride. Siguro pag nalong ride ko na, magkakaroon ulit tayo ng review. Sa ngayon, ito lang muna yung marireview ko, yung city ride muna natin. So sa city ride, kasi kahapon gamit ko siya, tsaka ngayon, aggressive din ang torque na niya. Maganda rin, hindi ka rin nabibitin. Iyon nga lang, syempre, sa instinct na lang ng tao na bago kasi, kaya malakas. Diba? Usually naman ganun, syempre yung lining niyan, maayos pa, tsaka yung power niyan, good in short, super running good condition na 101% shot pa talaga. Kaya ganun yung siguro yung power niya. Pero ako ha, kasi nakadrive na rin ako ng brand yung Raider 150 na carb type, so isa-shoutout ko lang si Romeo, si JJ. So sa akin niya kasi iniwan yon yung bago yung motor niya. Okay din, kaya nga sabi ko, konti lang ang naging diferensya niya talaga. Hindi siya kasi malaki ha, pero malalaman natin sa Sunday kung pag sa cornering ba eh, ayos din ba siya pagdating sa cornering. Kasi yung mga Raider carb type, na cornering ko na kasi yun eh. So ang ganda ng power, sobrang nag-enjoy ako pagdating sa mga cornering doon. Pati stretching, sobrang sarap gamitin. Andyan yung engine brake, andyan yung mag-high rev ka talaga, power shift. So yun, malalaman natin yung review natin yan sa susunod. Patayin ko muna mga kabakbak, balik tayo pagka maluwag na kasi traffic eh. See you later. So yun, dito tayo dumaan sa Barte, pa Jordan Plains. Kasi sobrang traffic dun sa SM Fairview, grabe. Halos hindi kumagalaw yung sakyan, kaya diniretso ko na dito banda. Re-record ba? Okay. Kaya liliko na lang tayo dito. Sobrang traffic dun. Tanghaling tapat, ano? Pero traffic, no? Yan, dito tayo kakanan. Iwas tayo sa, ano? Traffic. Stoplight. And guys, may nanguhuli, oh. Shoutout kay Kuya, naka-NHK. Eh, yung GoPro na, yung gamit natin, action cam, mukhang di ata abot hanggang ano, kaya ino-off ko guys eh. Ang tagal naman ni Kuya. Kuya, mainit po. Guys, ang init pala ngayon sa Pilipinas kasi bak. Sorry, ang dumigay ako. Ay! Bila pa. Yun, go na tayo mga kabakbak. Kuya, nagmamadali. Ang lilipad na ata. Shoutout sa inyo lahat. Alright, let's go. Yalla! Bakbak tayo ng konti dito kasi kinain ang oras natin. Rider, mamadali lang po talaga ako kasi yung Mio na nasa bahay, kukunin na kasi yun ni Rio. Shoutout kay Rio. Si Kuya, lumipat ng lane niya, hindi mala nag-signal light. Yan, alam ko, traffic din dito, panigurado yun, sure ako, traffic din dito, kaya
Kaasar, talaga, dito ko na-realize na ang sistema ng Pilipinas para sa kalsada talaga, sa traffic, kulang pa rin talaga. Tulad yung mga yan, magpapakos na magpapatraffic yung mga yan eh, oh. Kailan ba tayo matututo? So, ayan, traffic din dito talaga, oh. Ah, may stoplight. Ah, ito pa yung dating stoplight pa rin. Ah, okay, ito pa rin. Yan, shoutout kay kuyang nagbabike. Buti pa si kuya, walang masyadong gaso sa gasolina kasi nakabike. Shoutout sa'yo kuya, unahan na kita. Sa sa likod, oh. Babakbak na tayo kapag ka-open, pero hindi tayo babakbak kapag tumasikip. Kasi medyo nagmamadali tayo. Sana naman Lord, hindi masyado traffic dito sa gabing Fairview. Nakikita nyo ba yung guys? Traffic talaga guys dito. Traffic talaga dito mga kabakba kasi gawa nga nung MRT7. Medyo malaki yung kinaing space kasi ng bawat tagiliran kasi. Saktong-sakto nakagaw yung stoplight. Shoutout kay kuya, oh. Parang galit na galit si kuya. Kaya huwag ka magalit, kuya. Hindi masyado mabigat ang traffic. Hindi masyado pa yan sa lagay na yan, ha. Kasi nung nakaraan na nag-commute ako, nag-renew ako ng lisensya. Hindi pala nakaraan kahapon. Nag-renew ako ng lisensya. Umaga na mga seko umalis. So, kasagsaga na rush hour talaga. So, guys, from so, mga kabakbak from from amin sa North Caloocan sa may Malaria hanggang tawag nito hanggang East Ave. Alam niyo ba ilang oras binyahe yun ng bus? Almost 3 hours. Yun lang yun, ha. Ang lapit lang yun kung iisipin, ha. Eh dahil nga traffic nga dito eh naging ganun yung cost talaga dahil itong MRT7. Kaya sa mga commuters natin dyan, tis-tis lang muna tayo. Pag natapos naman yan, napakalaking ginhawa sa atin yan. Kaya tiis-tiis. Shoutout sa North Caloocan Raider 150! Yan yung mga agrupo ko. Yan, pupunta ng Batangas yun mga yan. Hindi ko alam kung sasama ako sa Sunday kasi di ba kit nga ako ng Jariels eh nakapangako ako dun sa mga ano eh ibang kasama ko na magja-Jariels ako kaya hindi ko sure kung makakasama ba tayo dun sa charity ride na yon. So pupunta sa Batangas kasi magdo-donate para sa mga tinamaan ng pagsabog ng vulkan ng Taal. So, mamaya ulit, traffic eh. So, nandito na tayo sa Fairview, papuntang Commonwealth. So, lagpas na tayo sa FCM. Papunta na tayong Litex. Litex Commonwealth. Mag-headlight on kaya ako. Kasi hindi talaga ako sanay mga kabakbak kasi nang hindi naka-pipe. Kasi dati, nung umalis ako, 2018 ng March ako umalis, hindi pa ganun kabawal ang pipe noon eh. Pero may bawal na, pero hindi pa. Pero mula talaga nagka-motor ako, nag-open pipe na talaga ako kasi
safe siya. Malayo pa lang, tumitingin na yung mga naka-forward sa'yo kasi naririnig ka. Yun nga lang kasi, ginagawa kasi nung iba, mali kasi yung paggawa ng paggamit nila sa mapler. Andyan yung panayang bomba, kahit sa eskinita, panayang revolusyon. Kaya hindi nga natin talaga masisisi ang batas kung bakit din pinagbabawal yung mga po pwede nating paggamitan sana. Tulad niyan, sorry ah, di ko naman naano yung mga big bike ano. Tulad niyan, may nakita akong sa post, may nakita ako, ewan ko kung totoo ba sa Pilipinas yun, dandahan lang siyang nagmumotor sa gitna ng expressway, pininaan siya ng ibang mga motor din doon. So syempre, kalaunan, alam naman natin na may speed limit dyan, ano? Kalaunan, ayan na yun, talagang liliit ang palalo yung speed limit dyan. Kasi, pag nakita, nasita, maiisip na ginagawang laruan ng expressway. Pero hindi ko naman nila lahat-lahat ng nagbi-big bike. Kasi lahat ng nagbi-big bike, good yan. Good yan. Shoutout sa lahat ng mga big bike user dyan. May mga kaibigan din ako mga big bike. Ayan, si Mel, si Rose Mel. Nagbi-big bike din yan. BMW. Ayan, si Kim Daryl. Nagbi-big bike din yan. Kung loloobin ni Lord, sana magka-big bike din tayo. Diyos lang. Pangarap ko rin, pangarap ko rin talaga kasi syempre magka-big bike. Pero, kung magbi-big bike, kung bibili ako ng big bike at wala pa akong kotse, magkokotse na lang ako. Masasakay ko pa yung pamilya ko, di ba? Pero kung may kotse ka na, please, kung loloobin ni Lord, i-bless ka, wala ka nang gastusin, settle mo na yung mga obligasyon mo, pwede na akong bumili ng big bike sana. Kung loloobin ni Lord. Pero matagal pa yon siguro. Matagal pa yun kung pagsisikapan natin ang gusto yun. Nga pala, salamat sa mga nasumusuporta sa akin, sa mga nanonood. Hindi pa man tayo ganun kadami, pero sa inyo pa lang, nagpapasalamat na ako. At yun sa mga manonood pa lang, yung mga susuporta pa lang, maraming maraming salamat po. Marami pa po tayong babiyahin, marami pa tayong lugar na pupuntahan mga kabakbak, at isasama ko kayo doon. Kaya ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako. Wala pa man kayo, salamat. At sa mga nanonood, patuloy na nanonood, salamat din ng sobra-sobra talaga. Alright. Sana hindi maglobat ang ating action camp. Kaya ako din pupunta ng Santa Ana kasi hindi nang sadya ako doon eh. Kasi almost mabilis nga lang talaga maglobat yung action camp, no? Kaya lang natin na may kapalitan na battery. Tsaka charger, of course. Lalagay tayo ng charger dito sa ating motor na si Alvin. Shoutout kay Kuya. Ang bilis ni Kuya. Naka-on the click. So, yun guys. Nakikita nyo yung traffic dito. Isipin nyo, mga kabakbak, no? Ilang lane yung Commonwealth, di ba? Pero ang dami nakakain. Tulad yan, yung U-turn, kinakain. Kasi, syempre, andyan yung ginagawang ng MRT, di ba? MRT 7. So, talagang sacrifice talaga dahil dito sa pag-ano. Ayan, tignan nyo yan, oh. Tignan nyo yung kinain yan. Diba? Ito, tignan nyo to sa may overpass. Kumain din, diba? Space. Kaya, yun talaga. May buwabakbak sa likod ko, mga kabakbak. Sa shoutout natin yan, si Kuya. Mabakbak siya. Woo! Shoutout kay Kuya. Ayaw kitang habulin. Kasi, I respect all of you guys. Pero syempre, may time din na babakbak tayo. Pero di tayo mga ngarera. Babakbak tayo kasi nagmamadali tayo. Pero sa rides kasi, pag nag-rides talaga kami ng mga kasama ko sa North Caloocan Raider 150. Lalo na pag sila Axel yung kasama. Yan, sila Axel, sila Edison. Shoutout dyan sa mga yan. Sila yung magbabakasyon din na galing abroad na kasama ko si Vince. Si Bear, yan. Pag kami nagsama niyan mga yan talaga, sila Mac. Si Mac, binenta niya na yung motor niya eh. Si kinasal na eh. Grabe mga takbuhan naman dyan. Bakbakan yan. Pero yun naman eh. Libre naman yung bakbakan na yun. Kasi probinsya yun. So safe naman. Tsaka hindi naman kami babakbak nang hindi ligtas. Siyempre. Siyempre kailangan mong bumakbak pag rides. Dahil nagahabol ka ng oras. Ayaw mong gabihin ka. Hinahabol mo yung darating ka ng maaga para mag-enjoy pa kayo. Diba? Yung mga ganun lang naman. It doesn't mean na bumakbak ka. Naikipagkarera ka na noon. Hindi. Maraming pwedeng ibig sabihin ng bakbak. Andiyan yung mababakbak yung pintura mo. Joke lang. Iba naman yun, syempre. So, nakikita nyo po yung lugar namin, ano? So,
So ito yung dinadaanan ko dati pag may rehearsal ako sa LPP. Shoutout sa LPP, sa mga grupo ko dyan na nagmumotor din. Boss Warren, shoutout kay Boss Warren. Yan. Ito yung araw, ito yung dadaanan. Ito yung dadaanan natin lagi. Para makarating dun sa rehearsal, tsaka sa show. Okay, mamaya na lang ulit. Babu! Welcome back! Circle na po tayo, mga kabakbak. So dito tayo dadaan sa Quezon Avenue. Kakanan na tayo dito, mga kabakbak. Kabakbakan! Hindi tayo makabakbak kasi traffic. Ayoko sabihin kamote rider tayo, pati sa traffic, kaya nagmamadali. Kaya natin magmadali tayo sa maluwang. Respect our co-riders. Ako, mga kabakbak, kwento ko lang, ano. Simula ako mag-drive 2007 or 2008. Siyempre, yung mga kapanahuna na nagda-drive ka, ando dun yung sapik ka talaga, yung mainit ka pa, yung galit ka pa sa silinyador na ayaw mo nang naunahan ka. Gusto mo yung ikaw yung nauuna lagi. So which is wrong, no? Sa mga baguhan dyan na nagmumotor, huwag niyong ugalihin yun. Kasi ando dun yung time na o-overtake ako, let's say, sa puting kotse na yan. Overtake ako, tas two-way yung ano, may kasalubong yung kaharap. Alam mo, kahit nalanganin, pinapasok ko talaga yung makalusot lang ng konti. Tapos, nare-realize ko siya. Pag naalusot ako, nasasabihin ko sa sarili ko, muntik na ako dun ah. Hindi ko nagagawin yun. Alam mo yung mga ganon? Tapos isa pa, pag mayroong kasabay sa open kalsada, na open kalsada, so, syempre, pag parang konting bombahan ka lang, yun, nagagalit ka na. So, wag natin ugaliin yun. Kuwento ko lang kasi ganun ako before. Ayun, inabot ko, aksidente. Andun yung nakasagasa ako ng aso. Two-way kasi yun eh. Pag ganun, nakasagasa ako ng aso. Yung mismong paglagpas na nung kasalubong ko, tumawid yung aso. Pero, kung nagdadahan ako nun, hindi mangyayari sa akin yun. Diba, mga kabakbak? Ganun lang kasi talaga ang diskarte ng pagmomotor. Pero syempre yan, andun pa rin talaga yung ingat ka pa rin kahit sabihin natin na, kasi alam nyo, wala kasing magaling, wala na ako sa motorcycle lane, hindi pa tayo kasi hindi natin alam ang mga bagong rules dito ngayon sa Pilipinas. Sunod muna tayo sa batas. Kasi alam nyo, mga kabakbak, walang magaling sa single na motor. Tandaan nyo yan, walang magaling dyan. Ay, kahit ilang taong ka pang nagda-drive, wala talagang magaling dyan. Ako na nagsasabi dyan, kahit yung mga karirista na yan, kahit yung mga nagsisirkit na yan, may mga barkada ako nagsisirkit, ayan yung mekaniko namin, yung team, shoutout pala sa RCCS Reps, ayan yung team namin. Kahit yung mga inete namin na dyan, walang magaling dyan. Sumisimplang pa rin niya, kahit ilang taong na sila nagda-drive. Ayan, yung mga international natin, di ba na-aksidente pa rin kahit ilang taong na silang ilang taon na silang kumakarera. Kasi wala talagang ligtas kasi talaga dyan. Walang ligtas. May ligtas. What I mean is, walang magaling pagdating sa ganyan, sa single na motor. Ang four wheels niya na aksidente pa, di ba? Kung iisipin mo yon, di ba? Pag araw mo na talaga, tulad na ito, araw niya na lumiko sa kaliwa, joke lang. Pag araw niya na talaga, magiging araw mo na talaga. Ganun lang yon. Pero, siyempre, mas maganda pa rin yung mag-iingat ka para wala kang problema ayon sa mainit. Dito muna tayo. Shoutout kay Kuya ng Sniper. So, yan. Spanya na tayo. Malapit-lapit na. Konting bakbak na lang at nandun na tayo. Ang tanong ko dun, andun pa kaya sila? Kasi diba, nag-road widening ang Manila. Sana hindi pa sila inaabot. Sana pabilin muna tayo bago sila abutan. Kasi syempre, ang natatandaan ko, wala rin kasi sa pwesto yun eh. Talagang tingin ko, aabutin din sila sa, di ko kasi alam ang exact address, basta pier ang alam ko lang kasi yun lang talaga ang alam ko. Sana nandun pa sila guys, kasi doon ang medyo mura kasi hindi man siya ganun ka-legit. Kasi parang galing atan, yun daw nagkakamali ha, correct me if I'm wrong ha. Parang yun ata yung mga hindi pumasa sa custom. Tama ba? Quality control ata na. Diba, sa sapatos, mamimili tayo. Pag may nakitang konting tama, pag halimbawa,
pinapasa na sa seller. Parang yun ang napupunta, yung mga hindi tanggap sa quality, madaling salita, may error. Pero yung error na yun, mga kabakbak, is hindi totally issue eh. Para sa atin, ah, para sa akin. Kasi syempre, issue yun sa mga magbebenta. Kasi syempre, di ba, ibebenta pa nila yun eh. Kaya, ayun, binabagsak nila ng presyo. Nakabili ako doon, 2.5 ata, high cut na boots, speed. Dati, kaya ngayon, ang hahanapin naman natin, yung mid cut lang, kasi nag-speed na rin ako. Kaya, ayoko na muna noon. Ay, ay! What the fuck? Ayay, kita nyo po yun. Muntik na akits. Buti na lang, wala ka sa preno. Thank you, Lord. Nakita nyo yun? Nakakabakbak. Halos bumalik na tayo sa likod ng kotse, pero okay lang yan. Kasama talaga sa buhay yan. Parang bumalik yung adrenaline ko before na nagdadrive ako. Ganun-ganun lagi. So, nakuhanan pa natin. Nakuhanan pa sa camera, ano? Pero we're safe naman. Mamain, huwag ka mag-alala, mamain. Pag napanood mo tong vlog ko na to, ha? Safe naman ako, huwag ka mag-alala. So, andito tayo sa harapan ng UST ba to? Dito sa kabilang side pa lang. Ayan ang UST. Go na ba? Ayun, go na. Grabe naman tong dalawa na to. Hindi pa nga go eh. Bakbak tayo. Ayan o, kaya mga bilihan nila na yan. Titignan, pag wala na dun sa pier, no choice, dyan tayo pupunta. Pero magtatanong muna tayo, kasi baka mamaya, mataas din ang presyo, edi mag-original na lang tayo na kumini. May kilala naman akong online seller. O, dadayuhin natin siya sa Anonas. Shoutout pala kay Kurt Moto. Ayan, yan yung pupuntahan natin mamaya. Pag wala na doon. So, sugal tong gagawin natin, ha. So, kaya po na tayo, guys. Makabakbak, kaya po na tayo. Medyo nakakapanibago kasi ang linis na ng Quiapo. Grabe. Hindi kagaya nung araw. Nung 2018 pa. Ngayon, ang kinis niya na. Ang kinis? Ang linis niya na pala. Grabe. Shoutout kay Mayor Isko. Ang galing mo, Mayor. Ikaw lang ang nakagawa niyan. Dami ng dumaang mayors sa Maynila. Ikaw lang talaga nakagawa niyan. Iba ka. Iba talaga si Yormes. Oh! Ayan, malapit na tayo. So, andito na tayo. Malapit na tayo. Alam ko doon yon. Tapos, may, parang may rotonda doon. Iikot tayo doon. Sana nandun pa. Sana nandun pa. Kasama ko dati yun si Edison eh, kasi nagturo sa akin nun eh. Di ko alam mo anong lugar to. Ito ba yung Intramuros? Di ko alam eh. Anong lugar? Ito na yung sinasabi ko sa inyo, rotonda. So ayan, may rotonda siya. Ngayon, iikot tayo ngayon dyan. Ang tanong, hindi ko na matandaan kung after natin pag-iikot, saan tayo lumiko? Noon. Kasi alam ko, sumingit tayo sa may malalaking mga truck nun dati. Kami pala. Sorry. Sumingit kami sa may mga malalaking truck dati. Kaya, di ko na siya matandaan. Tatanong na lang tayo. Kasama naman natin si Magta eh. Si Magtanong. Laking truck na ito. Ano tayo dito? Sir! Saan ba dito yung bilihan ng mga boots? Oo, dito ba? Okay. Salamat, sir! Ayan, sisingit tayo rito. Sisingit tayo pa konti-konti. Ang lalaki ng truck ng mga kasabay natin. Nag-record. Nag-record ba tayo? Okay. Okay, dito nga daw po yun. Sana nandito pa. Nandito pa sila. Dito yun, may binilan kami dito, ito.
Ito yung una namin. Ito yung una namin pinuntahan ni Edison eh. Nakalimutan ko yung may-ari, pangalan ng may-ari na ito eh. Mark. Kuya! May mga boots ka dyan? Low cut? Walang mid? Wala. Hanap tayo, hanap tayo. Hanap tayo, hanap tayo. Matanda ako kung saan na yun eh. Pero tama na tayo. Kasi jacket din, hanap din tayo ng jacket para kay Bill. Dito yun kay Kuya. Pero punta muna natin dito yung kanina. Meron daw siyang high cut eh. Tingnan natin yung high cut niya na yun. Ah, mas mag... Naipang tao. Salamat. Record ba tayo? Ay! Sir, safe ba dito? Patingin niya po nung high cut mo. Safe ba dito? Safe ba yung motor? So yun, nakabili na tayo ng gamit natin sa ating rides. So, etong gamit kong mic ngayon, galing kay Sir Tom Lee. So, try natin kung maganda kaya itong record natin na to. Sana maayos naman. So, hindi siya original mic pero natingin ko naman, gagana naman to. Testing natin, pinalitan natin yung mic natin.